Atin pong SK Chairman na si Daniel M. Hekale at sa ating pong GPTA ng ating paaralan na si Ginang Janina Reliora at sa iba po pong naririto ngayong araw, isang magandang araw po sa inyong lahat. Pinararangalan po natin ngayon ang kasandaan 62 kaarawang anibersaryo ni God Jose Rizal na may temang Buhay ng Bayani, Buhay na Bayani. Nais kong ibahagi sa inyo ang ilang kaisipan at pagpupugay sa dakilang alagad ng kalayaan na nagbigay inspirasyon po sa ating lahat. Si God Jose Rizal ay isang matapang na Pilipinong nagtanga ng liwanag at pag-asa sa gitna ng kadiliman noong panahong iyon. Bilang isang magaling na manunulat, siya ay gumamit ng kanyang mga salita upang ipahayag ang kanyang pagnanais na makamit ang tunay na kalayaan at karapatan ng ating bansa. Ang kanyang mga nobela na tulad ng Nalimitang Hire at El Polobusterismo ay naglalahad ng suliraning panlipunan na kanyang nasaksihan. Ipinakita niya sa atin ang mga kahayupan ng mga kolonyal na pinuno, ang kahirapan at kawalan ng hustisya sa ating bayan, at ang kahalagahan ng edukasyon bilang isang susi sa pag-unlad ng ating pong bansa. Ngunit higit sa kanyang mga akda at sulatin, ang tunay na tagumpay ni Rizal ay ang kanyang tapang at katapatan sa pagtanggol ng ating kalayaan. Hindi lamang siya isang manunulat at pilosopo, siya isang bayaning handang ialay ang kanyang buhay para sa ating mga karapatan. Sa kanyang pagsusulat, nais ni Rizal na magising ang ating diwa at itaguyod ang pagbabago. Gusto niyang turuan tayo na hindi tayo dapat matakot sa kapangyarihan ng mga dayuhan at mga mapang-abusong leader. Binigyan niya tayo ng tapang at inspirasyong ipaglaban ang ating mga pangarap at tunguhin bilang isang malayang bansa. Ngayong araw ng ating pagdiriwang, tayo inaanyayahang balikan ang mga aral at prinsipyong ipinamalas ni Rizal. Hindi sapat na ipinagdiriwang lang natin ang kanyang mga kaarawan. Dapat nating isabuhay ang kanyang mga adhikain at magpatuloy tayo sa kanyang ipinaglalaban. Bilang isang mga mamamayang Pilipino, tayo ay may malaking papel sa paghubog ng ating kasalukuyan at kinabukasan ng ating bansa. Mahalagang maging mapagmatsyag po tayo sa anumang nangyayari sa ating mga paligid at huwag tayong matakot na ipahayag ang ating saloobin at pagtutol kung may anumang paglabag sa ating mga karapatan. Sa panahong sinusubok tayong mga Pilipino sa pagtanggap ng pagbabago, lalo higit sa pagtuklas ng inobasyon at pag-unlad ng teknolohiya, narapat lamang nabuksan natin ang ating mga kaisipan at hamon sa panahon upang maalalayan natin ang kinabukasan ng ating tinatawag na bayan. Yan ang ating mga kabataan. Kung nabubuhay lamang ang ating pangbansang bayani, na siya ay mayroong agam-agam at kulungkutan sa ating mga kabataan. Kaya malugod ko po kayong hinihikayat sa lahat na linangin at gabayan ang ating mga kabataan para sa kanilang kinabukasan at kinabukasan na rin po ng ating bayan. Sa pamamagitan ng pagninilay at pagsasabuhay ng mga turo ng ating bayaning kababayan. Sa mga guru po na narito ngayon at sa mga magulang, hangad ko po ang inyong gabay at katatagan at kaalaman sa ating mga kabataan. Ako rin po ay kaisa ninyo sa layunin upang marating po natin ang tagumpay para sa ating mga kabataan. Sa atin pong mga opisyales ng barangay at ng mga sangguniang kabataan, naway ipagpatuloy po natin ang ating mga programang maghuhubog sa ating mga kabataan sa larangan po ng sports at yung mga programang pangkomunidad
na magbubuklod sa kanila upang matutunan ang pakikiisa, pakikisalamuha, at pakikipagkaibigan. Gayon din po at ang iba pa pong organisasyon ng ating pamayanan. Sa mga kabataan naman po na naririto ngayon, hubugin po natin ang ating mga sarili sa mga aral na turo na ibinigay sa atin ni Rizal. Maging idolo po sana ninyo ang ating bayani sa kanyang katatagan at kaisipan at sa mga kanyang maginaging aral po sa ating lahat. Maging hangad po sana ninyo ang katagumpayan ng inyong mga pangarap na may puno ng pag-asa para po sa ating kinabukasan. Maging malaya sa atin ang kaisipan at huwag nating tatapakan ang ating kapwa at maging mapaghikayat po tayo sa ating mga sa kanila upang maging isang idolo po tayo sa kanila. Hikayatin po natin sila na maging isang palakaibigan at magkaroon ng matatag na samahan. Gawin po natin ang lahat ng ating makakaya upang itaguyod na mayroong malasakit sa kapwa, pagkakaisa at pagmamahal sa ating bansa. Lagi rin po nating tatandaan na sa panahon po ngayon, tayo rin pong mga guro ang magiging pag-asa ng mga pag-asa ng ating bayan. Yun lamang po. Marami pong salamat.